Magandang umaga po ulit sa inyong lahat, and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Ang biyahe papuntang langit ay biyahing sama-sama, hindi kanya-kanya. Ang biyahe papuntang sa langit ay sama-sama, hindi kanya-kanya. Ibig sabihin, the journey to heaven is not a solo flight, but communal. Communal. Bakit? Kasi yung pupuntahan natin ay isang kaharian ng pagmamahal. At para makapunta doon, kailangan magmamahal. Hindi ka man pwedeng magmahal kung nag-iisa ka lang sa buhay, kung nag-iisa ka sa isang island, no? Na wala kang kasama. Sinong mamahalin mo? Paano ka makakapagpakita ng pagmamahal? So, ang biyahe papuntang langit ay dahil kailangan ito ay puno ng pagmamahal, ito ay hindi solo flight. Ito ay sama-sama, hindi kanya-kanya. Kaya nga tayo nagsisimba, kapag nagsisimba tuwing Linggo, katulad ngayon, sama-sama tayo dito sa simbahan. Kahit saan simbahan, that's the commandment, no? That to, as we follow the commandment to make holy the Sabbath day, yung mayroong Sabbath day, isang day lang para sama-sama tayo. Sama-sama tayong magdadasal, sama-sama tayong kakanta, magpupuri sa Diyos, sama-sama tayong nag-iisip, nagre-reflect kung anong gustong sabihin ng Diyos para sa atin. Sama-sama, hindi kanya-kanya. Kaya pati ang misa, pang sama-sama, pang community. Sa ating pagdarasal, even in our own personal prayers, kapag nagdadasal tayo, sana naman na hindi lang dasal para sa ating sarili. Sana nakakaisip din tayo at pinagdarasal din natin yung ibang tao. Yung mga madre at mga pare na tawag natin sa kanila may monks and nuns. Yung contemplative, yung hindi sila lumalabas sa kanilang mga kumbento. Pwede natin, yung ba, ang dasal ba nila pang sarili lang? Hindi rin. In fact, one of their bigger works is to pray for the entire world. Kaya pinagdarasal nila yung nangyayari sa buong mundo. They are our prayer houses. Sila yung tagadasal para sa atin. Yung dasal para din sa iba. Hindi lang para sa ating sarili. Mamaya, after this homily, magkakaroon tayo ng prayers of the faithful. Pagdadasal natin yung ibang tao. Hindi lang sa pagdarasal, pati sa pamumuhay. Kailan dahil tayo nagsasama-sama, kailan may pakialam. Hindi pwedeng namumuhay ka na sarili mo lang iniintindi mo, ano? Kailan iniintindi natin ng isa't isa. We care, we have concern for one another, we have compassion for one another. Merong pagtutulungan. No, di ba sa simbahan, kapag merong emergency, anong ginagawa ng simbahan? Like many other institutions, hindi lang naman simbahan, no? Pati gobyerno, ganun din. Kapag merong emergency, anong ginagawa? Di ba, we pull our resources together, nagkakaroon tayo ng mga projects, outreach, relief programs. Bakit? Dahil lang pampangalan? Sana naman hindi. Pang-epal? Parang sana naman hindi. We help so that we can connect with one another dahil nga ang biyahe papuntang langit ay sama-sama, hindi kanya-kanya. Yun naman yung sinabi ng Panginoon sa ating gospel. Nung pinadala ng Panginoon ni Jesus yung 12 apostles to go out and proclaim the kingdom of God, He sent them out two by two, dala-dalawa. Bakit hindi apat-apat? Para mas marami namang makover na lugar, dala-dalawa. Pero hindi isa-isa. Hindi kanya-kanya. Sama-sama. Maraming advantages yun, di ba? Yung pag nagbabiyahe ka ng sama-sama, you watch out for one another. Kapag nagkakamali yung isa, pwede mong sabihin, o mali yan. O kapag kailangan mo ng tulong, pwede kang umasa doon sa kabila. At ikaw din, dapat pwedeng maasahan sa pagtulong, no? We depend, we rely on one another, we collaborate, nagtutulungan tayo, we look out for one another, we protect one another. Kapag nagbibiyahe tayo ng sama-sama,
At dapat din, ganun din yung mangyayari sa buhay natin. We protect one another. Kaya nga sumunod yung sabi ni Jesus doon sa kanyang mga apostles when He sent them out. Huwag na lang magdala ng pagkain, huwag magdala ng baon, huwag dala ng magdala ng knapsack. Hindi naman sa ayaw niyang may provisions yung mga tao, kundi pansinasabi ng Panginoon sa kanila, mag-asahan kayo sa isa't isa. Huwag kayong masyadong mag-worry about, you know, the next meal or the next what's going to happen, na kailangan may nakaipon ka, kailangan may maraming ipon, kailangan naka-assured na yung future mo for forever, no? Gusto ng Diyos mag-asahan. Gusto ng Panginoon mag-asahan tayo sa isa't isa. That we need one another. And that we help out one another. No? Yun naman ang buhay Kristiyano, di ba? That we help out, we help one another, we are aware, we are conscious, we are sensitive to the needs of one another. Both ways, ha? Both ways, hindi lang ako sensitive sa iyo, ikaw din sensitive sa akin. Hindi lang ako nagbibigay sa iyo, ikaw rin magbibigay sa akin. God's blessings come to us not directly from heaven. Hindi yan parang ulan na basta nang babagsak sa'yo. Babagsak sa sa'yo, ano, mabibigay sa'yo yung blessings through other people. Through other people. So we need to be open to other people. Hindi lang tayo ang tumutulong sa kanila, sila rin tutulong sa atin. We also become blessings for others. We become the instruments. Tayo naging patang gripo. Gripo ng blessing para sa ibang tao. Lahat for one another. Sabi nila, sabi, of course, hindi literally, no? But metaphorically, sinasabi, sa langit, sa pagkainan sa langit, ang hawak-hawak ng mga tao sa langit ay isang mahabang spoon, kutsara, na hindi mo pwedeng pakainin yung sarili mo, gamitin yung kutsara sa sarili mo kasi masyado mahaba, hindi aabot. Yan, dito yung kutsara. Hindi mo kayang, you cannot feed yourself with that spoon. Dahil mahaba. Bakit? Kailangan. You feed other people. And you will be fed by other people. Mahaba ang kutsara. Yun din siguro sinasabi sa atin. We are here in this world. Lahat tayo, may kanya-kanya tayong mga blessings, may kanya-kanya tayong mga galing, may kanya-kanya tayong mga talino. Hindi para sa atin lang. It's not for personal consumption only. But it's also just as well for others, para sa iba. Magpakain tayo sa isa't isa. We feed one another. We feed one another. Kasi siguro ngayon, pwede nating tanungin yung ating sarili. Paano ba tayo naging blessing sa iba in the recent days or months or years? Paano ba tayo naging blessing sa iba? Lalo-lalo na doon sa hindi natin masyadong ka-close. Madali lang maging blessing doon sa kakilala natin, yung mahal natin, di ba? Mga pamilya natin, asawa, anak, magulang. Paano ibang tao? Lalo na yung mga taong medyo nakakainis, no? How have we been a blessing to them? Paano tayo naging blessing para sa kanila? Or, pwede, isa pang pwede natin tanungin sa ating sarili para tayo magpasalamat. Ano bang blessings ang natanggap natin sa iba, lalong-lalo na dun sa, again, dun sa hindi masyado malapit sa atin? Ano bang blessings ang natanggap natin? Pwede natin yung pag-isipan. Pag nakikita natin yung mga blessings, nare-recognize natin yung mga blessings, then we become more grateful. There's more reason to give thanks to God and to people. And as we give thanks, we become happier. Di ba? Kapag nagpapasalamat tayo, nagiging tayong mas masaya. Dahil meron tayong pinasasalamatan. May biyaya tayo, may blessings tayo. So maliban sa mahal natin sa buhay, sino pa ang pinagdarasal natin? Maliban dun sa, you know,
malapit sa iyo, kamag-anak mo. Sino pa ba ang mga ipinagdarasal natin? Sana marami pang iba, no? Hindi lang yung kilala natin. Pwede natin mga pag-isipan, no? Ano mga blessing natin sa buhay? Ano mga blessing na natanggap natin? At sino pa ba ang pwede nating ipinagdarasal natin at pwede pa rin natin ipagdasal? Sana as we go through our lives, we become more and more and more open to one another in love, in service. Dahil yun naman ang buhay na Kristiyano. Yun naman ang buhay ng pagmamahal. Yun naman ang buhay ng Diyos.